Yun ang mapagpalang araw po sa lahat ng mga idol. Ako po si Taong Gala at syempre sa ating mga ka-business at mga ka-papi, mapagpalang araw po sa inyo lahat. Pag-usapan nga po natin mga idol itong kwintuhan ni Papa Dins at ni Budang habang nakasakay si Budang at nagmamaniw si Papa Dins. Alam nyo po talaga sobrang kinurot ang puso ko, alam nyo po kasi. Ito po yung usapin ng isang anak. Ano po? Kung saan mayroon siyang solidong pananaw at suporta para sa kanyang mga magulang. Pero hindi mo maisasantabi yung kanyang pag-aalala. Nung tinanong po si Budang, ni Papa Dins na ano po yung saloobin mo at damdamin, nakuha niya yung aking atensyon. Ano po, nung sinabi niya na nababahala siya. Sabi niya, medyo nababahala siya ano, sa kanyang mga magulang, kaila kanyang papa at mama. Dahil, siyempre, yung mga responsibilidad at sabi niya nga yung mga responsibilidad na ibibigay doon sa kanilang mga extended families. Pero sa kabilang dako ay positibo siya na ito ay magiging hamon, isang challenge para ipakita kung saan na yung antas ng kakayahan ng ka-business. Ito yung talagang nagustuhan ko sa kanya. Kasi nagpapakita lang na si Budang ay mayroong malawak na pananaw in terms of programa doon po sa kanyang sa programa na inilulunsad ni ka-business at malawak din ang kanyang pananaw bilang anak kung ano po ang kanyang magiging stand doon sa mga ginagawa ni ka-business. Mahalagang aspeto ito kasi una, hindi po natin maisasantabi na normal po sa sitwasyon ni ka-business. May mga pagkakataon, o hindi lang may mga pagkakataon, kundi malaki ang porsyento na nasasaling ang kanyang oras at panahon para sa kanyang mga anak. Yung pong kanyang mga responsibilidad kasi, di po ba dapat mayroon na silang bonding time sa mga na sila lang, na pamilya. Siyempre may mga pangangailangan din ng kanyang mga anak, ano po, na kailangan tugunan. Pero sa kabilang dako, nahahati at hindi na si sentro at napofocus ang oras, nahahati dahil mayroon extended family si ka-business na pinaglalaanan. Added than that, mas malaki ang problema na kanyang kinakaharap dito sa kanyang extended families rather sa kanyang mga bata. Di po ba? Ang laki ng mga problema. Hindi pa natatapos ang isa, may dumarating na naman na isa. Tapos may dumarating na naman na isa. Ang kagandahan lang dito, dahil ang mindset at kaisipan ni ka-business ay andyan. Naniniwala kasi siya, ito ang kagandahan kasi naniniwala siya na mayroon siyang responsibilidad sa kapwa na iniatang sa kanya doon sa belief niya, sa kanyang paniniwala, sa relasyon niya sa Diyos. Yun ang kagandahan doon kasi hindi niya isinasantabi yung relationship niya sa Panginoon at responsibilidad niya sa tao upang maisakatuparan niya ang kanyang responsibilidad sa Diyos. So, ano eh, mayroon siyang linyada na sinusundan na hindi siya pwedeng, kumbaga hindi siya pwedeng umiwas, lumihis doon sa linya, doon sa tinutumbok niyang direksyon. Yun ang kagandahan doon sa panuntunan ni ka-business. So, kahit anong mga pagsubok ang dumarating sa kanilang extended families, sa mga kagwang o ano paman, hindi siya sumusuko. Kaya lang, balik tayo doon kay Budang. Tama yung sinabi ni Budang na minsan, nakita ko kasi yung ano eh, ang nakita ko doon nung sinasabi niya, hindi natin may isasantamin ha, nakita ko rin yung parang naisip niya na, so dapat, kami ang pagtuunan ng pansin, ano po. Pero dahil sa malawak na pangunawa nila, andyan yung kanilang suporta sa kanilang mga magulang at ginagawa nilang positibo ang lahat na sinasabing challenge ito sa ka-business para to determine kung saan na naaabot yung parang barometer kung ano nang naaabot ng ka-business. So napakaganda. Now, doon sa mga binitawang salita ni Budang, sabi ko, parang ang sarap pakinggan kung ganito din ang pananaw ng ating mga followers ng ka-business. Kasi si Budang,
pananaw niya yun eh, bilang isang anak. Pero bilang isang follower, sana ganun din ang ating pananaw. Yung nandyan yung ating 100% na pangunawa sa isang ka-business, mahalagang punto yan. Kasi una, bilang followers, mahal natin ang ka-business eh. Diba? Dapat ang stand natin is ganun din dapat kay Budang. Naniniwala tayo na kung ano man ang ginagawa ngayon ni ka-business ay isang challenge yan at batayan yan para masukat natin kung saan na o ano na mga ba ang lakas, ang strength ng isang ka-business family dito sa social media. Mahalagang aspeto yan. So ano po ang dapat? Dapat nakasuporta tayo. Dapat may hindi tayo balat sibuyas sa mga nangyayari. Kung kasi ang nangyayari kasi sa realidad, pag may mga ibinabagsak na ayaw natin, agad tayong umaalma. Pero it's normal kasi ganoon po ang reaction. Huwag mo kayong magagalit, ano, buksan lang natin ang ating kaisipan kasi itong pong pinag-uusapan natin ay ito pong tinatalakay natin ay lahat ng mga tinatawag na behavior bilang tao, bilang manunood. Well, it's normal, pero tulad niya ng sinasabi ko, kung normal yan, mas maganda sana kung ma-adapt natin yung pananaw ni Budang na kahit sa kanila bilang anak, alam nilang hindi na normal eh. Hindi, nakakaramdam sila na hindi normal kasi una yung atensyon ng kanilang mga magulang nahahati. Di po ba? Yung resources nahahati. Naramdaman natin yan nung nagsalita siya. Pero lahat yan ay tinanggap nila kasi tinignan nila ng positibo ang lahat ng bagay kung ano ang impact nito doon sa mga taong tinutulungan, and at the same time, ano ang impact nito kay ka-business itself. Sarap, ano, kasarap na napupunto natin ang sarap ng ang ganyan. Kung ganun ang pananaw natin na mga followers, na kumbaga ay andyan yung ating pangunawa, andyan po yung ating, hindi po masama naman ang magbigay ng suggestion, no, suggestion, pero hindi naman yung punto na ang suggestion natin ay magiging masyado tayong radical na hindi na siya napupunto sa suggestion kundi nagiging command. Iba po kasi ang tinatawag na command and request. Ibig sabihin, kung magbibigay tayo ng suggestion, it should be in request form. Hindi po in command. Kasi pag command, iba yun. Ka-business, huwag mong gawin ito. Hindi, ano, kung hindi, mag-unstop ako sa iba. Di ba parang ganun? So, iba naman yung request na ka-business, maganda sana kung ganito ang gagawin natin. Kasi nakikita natin at alam niyo ho, ako ano bilang ano bilang reactor. Ako po mismo sasabihin ko po sa inyo, ako po mismo ay hindi magpapatuloy sa estadong ito ng pagiging reactor kung alam ko na hindi maganda at hindi kaaya-aya ang ginagawa ni ka-business. Pero ang nakikita ko kasi yung ano, yung puso niya eh, yung puso niya patungo sa pagtulong sa tao bilang responsibilidad niya sa Diyos. Yun ang kagandahan doon. Yun ang nakikita. So, alam ko nahihirapan din si ka-business. May mga pagkatanong na nakikita, ramdam din ninyo yan eh. Alam ko nakikita ko may mga pagkakataon na nahihirapan siya. Mayroon. May mga pagkakataon. Kaya lang, hindi niya yan pinaparamdam bilang isang leader kasi kailangan maging matatag siya, maging strong siya. Pero alam ko na mayroon. Now, ito ang kailangan natin. Kung nakikita natin na nanghihina siya, alam natin na nanghihina siya, bigyan natin ng moral, ng suporta para ma-boost yung moral niya. At higit sa lahat, yung ipagkatiwala natin ang lahat ng plano ng ka-business family sa kanyang mga kamay. Kasi wala naman siyang plano na ikakapahamak ng iba. Tandaan ninyo mga idol, ang isa pong ka-business ay isang taong ang puso ay nandyan sa pagtulong. Kung napanood ninyo yung ano, yung panalangin niya kay Istong, grabe yung kinilabutan ako. Yung panalangin niya doon kay Istong nung birthday nung anak si Emaro. Sobrang grabe. Ganun mo makikita ang isang liderato. Liderato na may takot sa Diyos, may paniniwala sa Diyos. At higit sa lahat, lahat ng kanyang mga plano at kagustuhan, ibinibigay niya sa Diyos. It is a business. Nakuha natin.
Salamat, ano, salamat doon sa punto de vista na binitawan ni Budang. Kasi mula doon, inanalisa natin, ako inanalisa ko ang lahat at naipahayag ko yung aking mga punto. Ano po ang punto natin mga idol dito sa reaksyon ito? Una po, ang ating 100% na suporta para po sa isang ka-business ay ipagkaloob natin. Na wala tayong pagdududa at alinlangan sa kanyang mga programa. Kasi nakikita po natin kung ano ang kabutihan ng kanyang kalooban at ano ang gusto niya. Kaya nga lang, Mr. Kabisnas, isa din po naman payo sa iyo, kung iyo pong marapatin, na sana din minsan kilatisin din natin ang mga taong lumalapit sa iyo, ang mga taong humihingi ng tulong, dahil sa nakikita ko, halos 80% ng mga tinulungan mo ay mga tao. Minsan kinalaban ka or minsan umayaw sa'yo. Ano, diba? Maraming mga pagkakataon eh. Buti na lang nandyan ang mga kagwang. Pero naniniwala tayo, ako naniniwala ko na ang lahat ng bagay na ng mga nangyayari na ganyan ay mayroon yan aral na mapupulot natin para maging strong ang isang ka-business. At yan po ang rason kung bakit ang ka-business hanggang sa kasalukuyan ay tumatayo. Patuloy lang tayo, Mr. Ka-business. Sir, tuloy lang. Mararamdaman mo naman ang puso ng tao na nagmamahal sa iyo kasi kahit papaano, umaangat na ang iyong followers. Umangat na po, 483 ang kanyang followers. Ay, ano nga natin, ano ko ha mga idol, siguruhin natin kasi nalito ako 83 or 93. Tingnan po natin. Oh, tama nga po, 493 mga idol. So, 700. Tama ba? 7,000 na lang. 7,000 na lang mga idol. Marigaluhan natin ng 500,000 followers si Mr. Kabisnes. Sana pagdating ng birthday makuha po natin ito. Isang birthday pa, sasalamat po sa kanya. Dahil sa totoo lang po, ang pusong Kabisnes ay pusong totoo. Kung kaya nyo pong maarok ang puso ng isang Kabisnes, di bali na siya ang masaktan. Huwag lang ang mga taong itinuring niyang kapamilya at mga taong kayo mga idol, ano po sa tingin ninyo? Comment down below mga idol kung ano nga po ang pagkilala natin sa isang ka-business. Kung ano nga po ang inyong pagkilala sa isang ka-business. Comment down below at mahalaga po ang inyong komento. Bueno, dito lang po muna tayo mga idol. No? Pasensya na kayo sa binitawan kong reaction ngayon. Medyo kakaiba kasi po sobrang kinalabutan ako doon sa pahayag na yan ni Budang. Okay, so bago po tayo magpatuloy, magwakas. Please lang, Ka-Business Official, Ka-Business Family and Papa Dance, and of course, ang ating pong mga kagwang, kagwang Bay, kagwang Intoy, kagwang Buknoy, kagwang Bugi, kagwang Bung, kagwang Burnok, kagwang Damo, and kagwang Wakiwak, ano po? Mayroon ba yung isa? Nakalimutan ko, pa-comment nga po. At ayun talaga, nalilito ako sa mga kagwang ano na minsan nakakulangan ako. Pero pa-comment nga po kung may kulang pa ako. Ano? At syempre po, ang ating mga ka-business reactors, hindi ko na po isa-isayin, baka magkulang din po ako. Siya pong tumatayong tagapagtanggol ng ating ka-business. At ako po ang iyong Abang Lingkod Taong Galang. Hanggang sa sunod na video, mapagpalang araw sa ating lahat. Sa so, mga kabisnes sa makikisuyo po, pakisuportahan natin si Taong Gala, no? Yan, Taong Gala po. Yan po ay reactor ng Kabisnes Official at Papa Dean's TV. Nagpaalam po yan mga kabisnes, ayun na, pakisuportahan po natin siya. Taong Gala. Salamat po na marami, God bless po.